Kuya, tama na! Paano mo nagawa sa akin to? Pinagkatiwalaan kita! Tinulungan pa kita! Tapos ganito na igaganti mo sa akin? Roel, maniwala ka sa akin! Hindi totoo yung mga sinasabi na tungkol sa akin! Sa'yo? Maniwala? Sa harap ko na mismo nagsisinungaling ka? O Boyet, titignan nyo kung tutugma yung sukat ng hamba na ilalagay dyan, ha? Dito. O tapos, itong scaffolding, ha? Ilipat nyo na sa kabila. Sige po, sir. O tapos, yung sahod pala, ha? Sabihin mo sa mga tao mo, mamaya ako na ibibigay, ha? Opo, sir. Well. O kuya. O paano? Mamaya na lang, ha? Sige po, sir. Buti na lang naabutan kita dito. O, bakit kuya? Anong problema? Pwede mo ba akong hanapan ng trabaho dun sa agency na pinapasukan mo? Ako kuya, nag-resign na ako dun sa dati kong trabaho. Ha? Ganun ba? Bakit naman? Di ba malaki naman yung sinasahod mo dun sa trabaho mo? Oo kuya, malaki naman. Pero toxic kasi dun sa trabaho. Eh, saan ka ngayon nagtatrabaho? Anong pinagkakaabalahan mo? Eto kuya, yung ipon namin ni Kat, pinapatayo namin ng bahay. Tsaka balak din namin mag-open ng restaurant or coffee shop. Ay, sayang naman yung trabaho mo dati. Dapat pala, dati pa ako nagpapasok sa'yo dun, bago ka man lang sana nag-resign. Pwede naman kuya, nandun pa naman yung mga kaklose ko sa trabaho eh. Sige nga, sabihin mo sa mga kakilala mo na ipasok ako sa trabaho. Tsaka alam mo naman na madami kaming utang ng atelier mo. Dahil, ano eh, hirap ako makahanap ng trabaho. Sige kuya, tatawagan ko na lang yung mga katrabaho ko dati. Oo, sige, para madali akong makapasok. Basta kuya, pag nakapasok ka, ayusin mo yung performance mo para ma-regular ka kaagad. Oo naman, mabilis lang naman akong matuto eh. Basta magaling yung nagtuturo. Sige kuya, babalitaan na lang kita pag nag-reply yung dati kong katrabaho. I-chat ko na lang siya mamaya. Sige Roel, mauna na ako. Baka hinahanap na ako ng atelier mo. O, sige kuya, ingat ka. Roel. O kuya. Tatanong ko lang sana kung anong balita. Ay, oo nga pala kuya. Nakausap ko rin dati kong katrabaho. Eh, hindi ka naman daw pumunta nung pinapareport ko nung Monday. Ay, nung Monday ba yon? Naku, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Nagkaroon kasi ng emergency sa bahay, kaya hindi ako nakapunta. Baka pwede ka mo, bukas na lang. Naku kuya, malabo na yun bukas. Nakapag-hire na kasi sila dun sa posisyon na ina-applyan mo. Ano ba yan? Di mo man lang sinabi na maghintay kahit ilang araw pa. Ano ba naman yung kuya? Hindi pwedeng ganun. Alam mo naman marami din nag-a-apply doon, di ba? Lo, dati ka naman nagtatrabaho doon, di ba? Bakit di mo mo lang sila pagkausapan? Eh dapat kasi kuya, sinabihan mo ako na hindi ka makakapunta sa office nila. Para sana, nakatawag ako sa dati kong katrabaho. Kaya nga emergency, di ba? Uunahin ko pa ba ang tumawag sa'yo? Kuya, 1 week yung nakalipas. Mula nung pinapareport ka sa office nila. May emergency pa rin ba kayo hanggang ngayon? Siyempre, nakalimutan ko na yun. Ayan mo na nga yun. Hanapan mo na lang ako ng bagong a-applyan. Eh kung subukan mo kaya sa online, marami naman nagpupuos ng trabaho doon, ha? Ikaw naman. Yun na nga lang inihingi kong pabor sa'yo, di mo pa magawa. Kuya, busy din kasi ako. May mga kailangan din akong asikasuhin at gawin. Katulad niyan, nagkukulang ako ng tao sa negosyo ko. Ha? Kulang kayo ng tao? Oo kuya, nag-resign na kasi yung manager doon sa shop ko, kaya naghanap na ako ng kapalit. Oh, yun naman pala eh. Ako na lang ipalit mo din, Roel. Sigurado ka, kuya? Oo naman. Mas okay doon para hindi ako masyadong mahirapan. Hindi ganun kalaki yung pinapasahod ko sa shop ko, ha? Okay lang ba sa'yo yun? Oo, okay lang yun. Basta mayroong trabaho. Nainis na kasi ako sa atelier mo. Lagi nilang kasi akong binubungangaan sa bahay. Sige, kuya. Kung gusto mo, mag-start ka na bukas. Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko. May lakad pala ako bukas. Ay, ganun ba? Oo, birthday kasi ng kumpare ko. Pwede bang sa susunod na araw na lang? Oo, sige kuya. Diretso ko na lang sa shop, ha? Sige, salamat. Una na ako. Sige. O, Mona. Halika nga muna dito. Ano po yun, sir? Andiyan ba si kuya sa loob? Ay, umalis po saglit, sir. Oh, bakit? Saan daw siya pupunta? Hindi po siya nagsabi sa akin, sir, eh. Hindi ko alam kung saan siya pupunta. Ah, ganun ba? Oh, sige, sige. Tatawagan ko muna siya. Diyan ka muna saglit, ah. Sige po, sir. Ano ba yan? Ba't di sumasagot yun?
Hindi sumasagot si Kuya eh. Sa kaya nagpunta yun? Matagal na bang ginagawa ito ni Kuya? Mona, may hindi ka ba sinasabi sa akin na hindi ko alam? Wala po, sir. Sige na, Mona. Sabihin mo na. Kilala kita pag nagsisinungaling ka. Ang totoo niyan, sir, halos isang linggo na siyang hindi nagpupunta dito sa restaurant. Ano? Isang linggo na? Nung isang araw lang, nagkausap kami ni Kuya. Ang sabi niya, pupunta siya dito sa restaurant. Hindi po, sir. Hindi nga po siya pumapasok eh, simula nung Lunes. Sige. Kakausapin ko na lang si Kuya tungkol dito. Minsan nga po, dinala niya yung mga barkada niya dito eh. Tapos kumain sila dyan, pero hindi niya pinagbayad. Ano ba naman ito si Kuya? Sakit sa ulo. Sir, baka pwedeng wag niyo na lang po sabihin sa kanya. Baka pagalitan po ako ni Sir Dante. Oh, ba't naman siya magalit sa'yo? Ako ang may-ari ng restaurant na to at hindi siya. Kasi po, sinasabi ni Sir Dante na pag nagtanong daw po kayo, sabihin ko po, nandito po siya. Sige muna, hayaan mo. Pagsasabihan ko na lang si Kuya. Sige po, sir. Ayoko lang po kasing matanggal sa trabaho. Bakit? Sinabi niya ba sa'yo na tatanggalin ka niya pag nagsumbong ka sa'kin? Opo, sir. Pati yung mga ibang kasama namin dito. Huwag ka mag-alala muna. Hindi naman kita tatanggalin eh. Tsaka isa pa, isa ka sa pinagkakatiwalaan akong empleyado. Sige po, sir. Maraming salamat po. Wala yun. Oh, sandali lang ha. Tumatawag si Kuya. Oh, Kuya. Oh, Rowel. Hindi ko nasagot yung tawag mo kanina. Ang dami kasing ginagawa dito sa restaurant. Ah, ganun ba? Mabuti naman kung ganun. Oh, ba't ka pala napatawag kanina? Wala naman, Kuya. Gusto ko lang sana kamustahin yung restaurant. Okay naman. Malakas naman yung kita ngayon. Oh, sige, Kuya. Mamaya na lang ha. May lakad pa kami ni Kat eh. Sige. Sabihan mo na lang ako kung dadaan ka dito. Sige, Kuya. Sir, si Sir Dante po ba yon? Oo. Sabi niya hindi niya daw nasagot yung tawag kasi busy daw siya dito sa restaurant. Naku, sir. Mukhang niloloko po kayo ng kapatid nyo. Hayaan mo. Ako nang bahala. Pakisabihan mo na lang din yung mga kasama mo na huwag sabihin na dumaan ako dito sa restaurant. Baka kasi biglang dumating dito si Kuya eh. Opo, sir. Sasabihin ko po sa kanila. Sige muna. Alis na ako ha. Ikaw nang bahala dito sa restaurant. Sige, sir. Ingat po kayo. Sige. Oh, Rowel. Kuya, meron tayo pag-uusapan. Pwede bang bukas na lang? May pupuntahan kasi ako ngayon eh. Pupuntahan? Di ba day off mo ngayon? Ano ka ba, Rowel? Kahit day off, pumapasok ako. Ngayon nga lang ako alis eh. Bakit? Ano bang sasabihin mo? Kasi kung hindi naman importante, sa susunod na lang tayo mag-usap. Alam mo, Kuya, tinanggal na kita sa restaurant. Ano, Rowel? Bakit? Hindi mo ko pwedeng basta tanggalin na lang. Hindi na, Kuya. Naglulukan na lang tayong dalawa eh. Pinagkatiwalaan kita dahil kapatid kita. Pero inaabuso mo yung kabaitan ko. Anong pinagsasabi mo, Rowel? Alam ko na lahat, Kuya. Lahat ng kalokohang ginagawa mo. At sino naman nagsabi sa'yo niyan? Hindi na mahalaga kung sino nagsabi sa akin. Ano yon? Mas paniniwalaan mo ba sila na hindi mo kaano-ano kaysa sa akin na sarili mong kapatid? Yun na nga, Kuya eh. Mas nagmamagandang loob pa ibang tao kaysa sa'yo na mismong kadugo ko. Kung ano man yung nakarating sa'yo, hindi totoo yon. Sinisiraan lang nila ako dahil naiingit sila. Kuya, tama na. Paano mo nagawa sa akin to? Pinagkatiwalaan kita. Inulungan pa kita. Tapos ganito na igaganti mo sa akin? Rowel, maniwala ka sa akin. Hindi totoo yung mga sinasabi nila tungkol sa akin. Sa'yo? Maniwala? Sa harap ko na mismo nagsisinungaling ka? Naalala mo nung tinawagan kita? Tapos hindi ka sumasagot? Ang sabi mo hindi mo nasagot kasi abala ka sa restaurant. Andun ako nung araw na yun, Kuya. Teka naman, Rowel. Magpapaliwanag ako. Hindi na, Kuya. Tama na yung pangnuloko mo sa akin ng ilang taon. Kaya pala ayaw mo ako papuntahin sa restaurant. At kaya pala, ang laki ng binaba ng benta. Dahil may mga kalokohan kang ginagawa. Oo na, Rowel. Inaamin ko. Naloko kasi ako sa sugal. Kaya hindi ako nakakapasok sa restaurant. Dahil inaumaga ako sa pag-uwi. At yung pera ko dun sa restaurant, nilulustay mo. Dahil sa pagsusugal mo. Hindi ka na nahiya, Kuya. Nagmagandang loob na ako sa'yo noon nung nangangailangan ka. Tapos ganito lang igaganti mo sa akin? Rowel, sorry na. Huwag mo naman akong tanggalin sa trabaho. Wala na akong ibang asahan. Sorry, Kuya. Pero tama na yung pinagbigyan kita.
Magsilbi sana ng aral sa iyan na hindi sa lahat ng oras pagbibigyan kita.